November, 2 a.m. in the morning, ginising niya ako. Sabi niya sa akin, mag-usap tayo. And then, umupo siya sa harap ko. Hindi pa ako 100% gising. Sabi niya sa akin, hindi na mag-work to. Kasi hindi na kita mahal. Tapos sabi ko, baka nadidepress ka lang, baka all we need is separate yung, alam mo yung pull off. Sabi niya, hindi na talaga. Wala na ako sa yung pagmamahal, I remember it. Sabi ko sa kanya, tingnan mo nga ako sa mata ko. Sabi mo, hindi mo ako mahal, pero hindi niya magawa. Wala na akong feeling, lahat-lahat, na source ng depress ko is siya talaga. Sa sinasabi niya, ayoko na. Ganun lang yun. Sabi ko, ganun lang yun. 8 years. Ikaw yung bibitaw. Ilang beses nila ko, guys, napagod. Sobra. Pero hindi, minsan hindi ko sinukuhan si Doggy. Unang break up, siya nakipag-break. Second time siya na naman. Alam niyo, sobrang sakit marinig na hindi ka na mahalang isang tao, minahal mo. Nabinigay mo lahat. Pero hindi ko naman pwedeng pagsiksikan yung sarili ko. Kaya sabi ko sa kanya, okay, kung yan talaga yung gusto mo, may mga kondisyon lang naman ako na hihingiin sa'yo. Since alam kong depressed ka ngayon, huwag na lang natin i-public. Huwag na lang natin i-public kasi baka lalo kang ma-stress, baka lalo kang lalong lumala yung depression mo. Umoo lang siya. Second, bigyan mo naman ako ng enough time na makahanap din ng place kasi pandemic ngayon, hindi mo naman ako pwedeng palisin lang dito sa bahay. Umoo ulit siya. Hindi siya nagsasalita, guys. Hindi lang siya nagsasalita. Umuwi lang siya. Basta paulit-ulit niya sa akin sinasabi, hindi niya na ako mahal. Hindi na the same yung napipin niya sa akin. And lastly, ang hiningi ko sa kanya, ako na yung mga aso. Kasi ako naman talaga yung nag-aalaga kay Tibers at saka kay Lulu. Yung, hindi ko siya na tinuturing na aso, guys. Ano ko talaga ang tingin ko sa kanila. Kaya yung tatlo lang, yung bagay lang naman hinihingi ko. That's all I ask, na nakipag-break siya sa akin.